So I'm sure may kanya-kanya kayong timpla ng embutido, skinless longganisa, and this is something na pwede ninyong idagdag dun sa inyong mga listahan. Sama niyo dyan, yung tanglad embutido. Dito yung ating lemongrass. So kakat lang natin yung pinakadahon. Wala tayong ibang gagawin sa kanya. Ilalagay natin siya dito sa ating kawali na may tubig. Isi-steam lang natin to siguro for about 5 minutes para lang ma-handle natin siya mamaya at malagyan ng ating palaman. And habang ni-steam natin yung ating tanglad, i-ready naman natin yung ating palaman. Meron tayo dito yung combination ng ating ground pork at saka yung ground beef. Pagsasamahin lang natin yung dalawang klase ng ating karne. And kung may mga diet restrictions kayo or may preference kayo, you can definitely use chicken, even actually fish, pwede nyo rin gamitin. Season it with some salt, and of course, yung ating pepper. Oyster sauce. Konting fish sauce. And then yung ating mga panggisa. Natin yung ating bawang. And then i-mix lang natin. Anguin lang muna natin yung ating tanglad. So adjust lang natin yung timpla. And bago natin siya ihulma, pinaka-importante, tikman muna natin yung salt level natin. So sa sample tayo, sa kahit anong mixture siguro yan, napa burger patty yan, ito embutido, skinless longganisa, bago nyo siya, kumbaga, i-final ng hulma, ng hugis, eh, mag-sample muna kayo ng maliit. And I would also suggest na i-rest nyo muna yung karne ng at least 30 minutes kasi yung matitikman nyo nung unang minix ninyo yung mga ingredients eh nag-iiba habang tumatagal. Parang minsan mas umaangat pa yung salt level nito. Satisfied na ako dun sa timpla niya. Kulman na natin dun sa ating tanglad. So gagawin ko, kakat ko lang ulit ng mas maiksi. Make sure na huwag ninyong puputulin yung pinakadulo. Huwag nyong isasagad yung pinakahiwa din niya. So, same as nung chicken panda natin na piniprito siya, ini-steam na parang kumakabit yung essence nung pandan doon sa manok. Same concept with our tanglad embutido. At habang piniprito siya, kumakapit at nai-infuse yung lasa, yung essence, yung aroma nung ating tanglad doon sa ating karne. Tapos maganda pa dito, yung pinaka-oil na pinagprituhan natin, again, dahil nga may tanglad tayong nilalagay, magkakaroon din siya ng tanglad flavor. So you can save this oil and use up for stir fry, for your next chicken dish, even fish. And meron na siyang angking bango na may ibibigay doon sa putahing iluluto nyo sa kanya sa susunod. Napansin natin na medyo malalaki yung embutido na nabuo natin and sabay-sabay natin silang hinulog sa pan. Ang pinaka-importanting detalye lang na dapat tandaan natin is makapenetrate ng maayos yung init doon sa gitna ng ating mga embutido para masigurado na luto ito. Pag ganito karami, ganito yung lakas ng apoy, 5 to 8 minutes per side, saka natin siya i-flip. Habang nagre-rest yung ating karne, nagawa tayo ng mabilis sa sausawan.